Ngayon mga paps, ang ituturo ko sa inyo kung paano i-resend yung check engine or data trouble code sa ating ECU. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung tamang procedure kasi mas importante mga paps, walang naka-install na data trouble code o check engine sa ating ECU para mag-function siya ng maayos. Ngayon, ituturo ko siya sa inyo. Ngayon, bigyan ko yun ng example. Halimbawa, nasira yung ating injector. Ngayon, hugutin siya natin. Ta, example lang naman to mga paps. Halimbawa, loose yung wire na yan or yung damage yung ating injector. Ngayon, susi siya natin. Yan, pansinin nyo mga paps, nag-check engine siya dito sa ating MIL. Nagbi-blink. Ngayon, patayin natin. Tapos, balik natin. Pag susi natin, wala na siyang blink. Pero yung data trouble code na yun or check engine na yun, naka-install siya sa ECU. Yun yung kailangan nating i-erase. Ya, turo ko yan sa inyo kung paano. Ngayon, mga paps, bago tayo mag-erase ng ating data trouble code or check engine sa ating ECU, siguraduhin natin na na-repair na natin yung ating sensor na nasira or na-damage or napalitan na natin siya ng bagong pyesa. Kasi may mga sensor na kahit nag-check engine, nare-read sila dito sa MIL, gumagana pa rin yung motor natin tulad ng IAT. Normally pa rin yung kanyang andar. Mga paps, papatayin muna natin yung susi. Ngayon, kung wala kayong ganito, ECS connector, gawa na lang kayo ng wire na pang short dito sa ating yan, DLC or data link connector. Doon nyo lang siya si short sa blue tsaka green black. Yan, pasok nyo lang yan. Short nyo lang yan. Yan. Tapos, buhayin nyo yung susi. Magbi-blink yan. Kailangan, after 3 seconds, mahugot nyo yung ating isinort na wire or ECS connector. Tapos, balik natin. Pagkahugot, balik agad. After 3 seconds, tapos, patayin nyo yung ating ignition switch. Pag nag-steady yung ilaw niya, ibig sabihin, success yung ating procedure. Yan, okay na yan mga paps. Ibig sabihin, success yung ating procedure. Pero pag buhay nyo ng susi at nakasalpak yung ating ECS connector sa DLC, ulitin nyo yung procedure pag nag-blink siya. Kung nag-blink siya kasi mali yung ginawa nyo procedure. Pag ganon. Ngayon mga paps, okay na. Kung napanood yung video natin, paki like na lang at paki-subscribe at papindot na rin ako ng notification bell para yung mga i-upload ko na video mapanood nyo. Yan, salamat.